ang alanganing pinagmulan ng Republika Filipina. Tatalakayin ng kabanatang ito ang putol na kaugnayan sa pagitan ng rebolusyonaryong kilusan na naglunsad ng himagsikan laban sa mga Kastila at ang gobyernong umusbong sa himagsikang iyon. Ang himagsikang 1896 ay ang kauna-unahang himagsikan laban sa mga Europeanong kolonyalismo sa Asia. At dahil sa tayo ang una, ay dapat matagal lang na ituro sa bansa ang tamang daan upamang umpisa ng 20th siglo at ng mga sumunod na dekada doon. Sa kadahilanan ng pagkabansa ang iniluluwal ng mga anti-kolonyal na himagsikan sa maraming panig ng mundo, nakakalungkot na hanggang sa kasalukuyan ay naghahanap pa rin ng tunay na katauhan at tamang daan ang mga kapuluang ito. Kung kaya naman hindi marapat na tawagin na ang mga inisyatiba halimbawa na baguhin ang pangalan ng bansa bilang Maharlika o kaya ay Rizalin Islands noong mas matagal pang panahon, ay hindi dapat po itong tawagin na inisyatibang pawang kalokohan lamang. Ang ganitong kalagayan kasi ay maipapaliwanag ng kung ano ba talaga ang nangyari noong panahon ng himagsikan. O mas tumpak, ano ba yung mga pangyayaring bihirang talakayin ng hayagan hanggang sa kasalukuyan? Ang putol na ugnayan ng ito ay makikita sa opisyal na pangalan ng pagkabansa, sa gisag at watawat ng rebolusyonaryong kilusan na naglunsad ng himagsikan at ang gobyernong umusbong at namayani sa himagsikang iyon. Kung paano ito naganap ay ipinapaliwanag ng mga historiador na bunga ng agawan sa kapangyarihan sa pagitan ni Andres Bonifacio at ni Emilio Aguinaldo. Ang agawang ito ay nagbunga sa pagkakabuwag ng katipunan ng mga anak ng bayan at sa pagliligpit sa mga magkakapatid na Bonifacio sa Maragondon. Maraming historiador at manunulat ang nagsikap tuloy na bigyang katwiran ang ginawang ito ni Aguinaldo bilang di umano'y kinailangan at hindi maiiwasan. Pero ang mga katwirang binigay na ito ay hanggang ngayon hindi nagpahilom sa mga sugat na dulot ng pangyayaring iyon. Ang mga nakaraan at kasalukuyang henerasyon ay patuloy pa rin nakikisimpatya kay Bonifacio at patuloy na naghahanap ng paliwanag sa kung ano ba talaga ang mga naganap noong mga panahong iyon. Ang ganitong paghahanap ng paliwanag ay marahil bunsod na rin ng nakakalungkot na kalagayan nila at ng bansa sa kabuuan sa kasalukuyan, kung saan walang mataas na katayuan ang bansang ito sa pandaigdigan o regional man lang na kalakaran, gayong ang kauna-unahang himagsikan laban sa mga kolonyador na Europeano ay naganap sa mga islang ito ilang dekada bago nagising o naghimagsik ang mga kalapit bansa natin dito sa Asia. Nararapat kung gayon na ihayag ang mga tunay na naganap noong mga panahong iyon ng himagsikang 1896 upang mapaglimian ng sinuman ang mga bagay-bagay na ito. Lalo na sa panahong ito na ang mga mababasang tala sa internet ay nagpupunyagi ng mga kasinungalingang ito at ng mga alamat hinggil sa himagsikang 1896. Pansinin na lang halimbawa ang matatagpuan sa opisyal na talaan o official gazette ng gobyerno sa bagay na ito. Ayon dito, noong 22 ng Marso 1897, ang Kumbensyon sa Tejeros ay isinagawa upang pagkasunduin ang mga magkaibang pananaw ng dalawang grupo sa Katipunan. Ang Magdalo na itinanghal si Emilio Aguinaldo bilang kanilang pinuno
at nang magdiwang na kumiling kay Andres Bonifacio. Ang kinalabasan ay isang pasya na buwagin ang katipunan at itayo ang rebolusyonaryong gobyerno. Nagkaroon ng halalan para sa mga pinuno nito at nanalo bilang presidente si Aguinaldo. Samantalang si Bonifacio na dating pinuno ng katipunan ay nahalal na direktor ng interior. Noong simula ay tinanggap ni Bonifacio ang posisyong ito pero nainsulto siya nung pumalag dito si Daniel Tirona. Pinawalang bisa tuloy ni Bonifacio ang napagkayariang iyon sa Convention ng Tejeros at nagtayo siya ng panibagong gobyerno. Tiningnan ito ng iba bilang kataksilan at hinatulan nila si Bonifacio nang hindi pagkilala sa bagong tayong gobyerno ng himagsikan. Inaresto siya at pinarosahan ng kamatayan sa Maragondon, Cavite. Ang ganitong walang kagatul-gatul na paglalahad ay kailangang itama upang maipakita na ang kabanatang ito sa ating kasaysayan ay pinagtatalunan pa hanggang ngayon sa kasalukuyan, o sa huli naman ay tahasang mali at kabaligtaran ng totoong naganap. Kailangan din itong itama dahil ang ganitong paglalahad ay mali sa maraming punto at ang traidor ay maari hindi si Bonifacio kundi si Emilio Aguinaldo mismo. Anumang malalimang diskusyon sa mga bagay na ito ay dapat magsimula sa pagsusuri sa kung ano ba talaga ang naganap noon sa Tejeros noong Marso ng taong iyon. Unang-una, kailangang sabihin na ang mga imbitasyon sa pulong na iyon ay hindi hayagang nagbanggit na may magaganap na halalan noong gabing iyon. Ano paman, walang ganitong pagbanggit sa imbitasyon natanggap sina Bonifacio at ang kanyang mga kasamahan sa rehimenteng balara na pumunta sa pulong na iyon sa pag-aakalang ang pag-uusapan ay ang alok ni Governor General Polavieja para sa isang negosasyon. Matatandaang noong manakarang araw bago ang petsang ito ay nagpadala ng liham si Polavieja hinggil dito. Ang inakala naman ni na General Santiago Alvarez o Apoy at ni General Ricarte ay pag-uusapan kung paano ididepensa ang mga teritoryo sa Cavite sa harap ng opensiba ng hukbong Kastila. Malamang sa hindi ay ang mga magkakasabwat sa magdalo at magdiwang lamang ang nakakaalam sa pinlanong halalan sa Tejeros. Ipinahayag ng scholar at mananaliksik ng katipunan na si Jim Richardson na ito ang sa katunayan ay nilalaman ng isang liham ni Baldomero Aguinaldo, kina Mariano Noriel at Felix Cuenca na nagpakitang itutulak ng kanilang kampo sa Magdalo ang halalan para sa isang bagong liderato. At yun nga ang naganap. Ang halalan sa Tejeros ay kinakitaan ng pagbabagi ni Emilio Aguinaldo bilang presidente. Si Mariano Trias naman ay bilang vice-presidente. Si Artemio Ricarte ay nahalal bilang kapitan general, samantalang si Emiliano Riego de Dios ay nahalal namang direktor ng giyera. Panghuli, nahalal si Andres Bonifacio bilang direktor ng interior. At bagamat nung una ay tinanggap ni Bonifacio ang posisyong ito, nang nagpahayag na si Daniel Tirona na kailangan ng abogado sa posisyong iyon at iminungkahi sa kapulungan na mas nararapat daw si Jose del Rosario na dapat umupo
sa nasabing posisyon ay nagkagulo ang kapulungan at marami sa kapulungang iyon ang nagsabing nolo o walang bisa ang halalang iyon. Kung mapapansin nyo, nakakaiba ang sagisag ni Andres Bonifacio sa paglalarawan sa video. Marahil ang paglalahad sa sagisag na ito ang magsisilbing susi sa kung ano ba talaga ang mga naging tunay na kaganapan noong panahong iyon. Ang sagisag na iyon kasi ay bunga ng naunang pulong sa Cavite na ang kahalagahan ay hindi pa nabibigyan ng sapat na pansin o pagtatasa sa kasaysayan. Ang pulong na ito ay ang tinaguri ang Imus Assembly o Asembleya sa Imus na idinaos noong Disyembre 31 o isang araw matapos barilin sa luneta si Rizal at dinuluhan ito ng mga pinuno ng Magdalo at Magdiwang. Sa pulong na ito, di umano'y itinulak ng Kampong Magdalo ang pagkakaroon dapat ng isang halalan para sa bagong liderato ng himagsikan, pati na rin ng bagong saligang batas na ito. Pero hindi ito sinang-ayuna ng Magdiwang na nagsabing ang katipunan na kanilang lahat na kinabibilangan ay mayroong istruktura ng pamumuno at saligang batas. Pinagtalunan nila ng mahaba ang usaping ito, pero sa huli ay napagkasunduan na italaga si Supremo Andres Bonifacio bilang pangulo ng kataas-taasang kapulungan ng Haring Bayang Katagalugan na magpapasya sa mga mahalagang usapin na pinagtalunan doon, tulad ng mga ehekutibong opisyales, saligang batas, iba pang kaukulang panukala hinggil sa itatayong bansa ng himagsikan. Binigyan din nila si Bonifacio ng kapangyarihan na magtalaga ng mga kasapi ng kataas-taasang kapulungang ito. Pero gaya nga ba ng naitala sa mga pag-alala ni General Artemio Ricarte, noong hiningan ni Bonifacio sa kampo ng Magdalo ang kanilang nakasulat na pagsang-ayon sa mga napagkayarian sa pulong na iyon upang doon ibatay niya ang mga susunod na kalatas bilang pangulo ng kapulungang lehislatura, ang isinagot lamang sa kanya ng mga Magdalo ay saka na ipapadala sa kanya kapag nakapirma na lahat ang mga dumalo sa pulong na iyon. Kung gayon, sa loob ng mahigit 2 buwan at kalahati, malinaw na ang pamunuan ng himagsikan ay ang supremo pa rin, bagamat hindi na siya ang supremo ng lihim na kilusang katipunan ng mga anak ng bayan, siya naman ay naging pangulo ng kataas-taasang kapulungan ng Haring Bayang Katagalugan. At bagamat binanggit ni Richardson na wala pang nahahalukay na tala kung ang kapulungang ito ay nagsagawa ng pagpupulong o nagpanukala ng kalatas o nagtalaga ng mga kasapi, dahil ang napagkasunduang iyon sa Imus, ang pamunuang ito ay ang lehitimong pamunuan ng himagsikan noong mga panahong iyon. Kung lilimitahan sa technical na espeto kung gayon, ang ipinatawag at isinagawang halalang ito sa Tejeros noong gabing iyon na walang basbas ng kapulungang ito o maging ng pangulo ng kapulungang ito ay hindi autorisado at malinaw na isang pakana lamang upang mang-agaw ng kapangyarihan. Pero sa harap ng hindi autorisadong pakayang iyon, nang makita ni Bonifacio na desididong ituloy ito ng mga dumalo sa Tejeros
Noong gabing iyon, ay pumayag na rin siya na ituloy ang halalan. Pero ipinaunawa niya na dapat ay isasagawa ang halalan sa wasto at malinis na paraan. Sinabi rin niya na bagamat kakaunti lamang ang kanyang mga kasama doon sa kapulungang iyon at walang kinatawan ang ibang konseho ng katipunan mula sa ibang probinsya na naghihimagsik din. Kung magaganap naman na wasto at malinis ang halalan, ay siya na mismo ang magpapakilala at babasbas sa anumang resulta ng halalang iyon. Marapat lamang itong ipahayag ng Supremo ng gabing iyon sapagkat tunay na walang marapat na kinatawan ang mga konseho sa mga balangay ng katipunan sa Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Morong, Batangas at iba pang lugar tulad ng Pampanga, maging ang malayong lalawigan sa Mindanao noong gabing iyon. At gaya nga ng nangyari, natuloy ang halalan. Pero bago natin talakayin yon, suriin muna natin ang mga delegado mula sa iba't ibang kampo. Ang kampo ng Magdalo halimbawa ay may 9 na delegado at sila ay ang mga sumusunod. Si Baldomero Aguinaldo, si Crispulo Aguinaldo, Felix Cuenca, Tomas Mascardo, Antonio Montenegro, Sixto Sapinosa, Daniel Tirona, Cayetano Topacio, at Liserio Topacio. Ang mga delegadong ito mula sa Magdalo ay kumatawan sa mga bayang nasasakop nila. At ito ay ang mga bayan ng Cavite El Viejo, Kawit, Imus, Silang, Bacoor, Carmona, Mendez, Dasmariñas at Amadeo. Ang mga magdiwang naman na may kabuuang 16 na delegado ay makikita nating mas marami sa Magdalo. Pero ang kabuuang ito ay mahahati pa rin natin sa 2 pangkat. Andyan ang matatawag na mga sagad-sarang magdiwang at andyan din ang matatawag na magdiwang na lang sa pangalan. Ang mga sagad-saran ay sina Mariano Alvarez, Santiago Alvarez, Jacinto Lumbreras, Artemio Ricarte, Diego Mojica, Pablo Mojica, Santos Nocon, Ariston Villanueva at Luciano San Miguel. Ang mga magdiwang naman na matatawag na katawagan na lang ay sina Mariano Trias, Emiliano Riego de Dios, Severino de las Alas, Pascual Alvarez, Jose del Rosario, Chudoro Gonzales at Santiago Rillo. Sa pangkabuuan, ang mga delegadong ito ay kumatawan sa mga bayan sa Cavite at ilang lugar sa Batangas na pinamumunuan ng ilang Caviteño na napunta doon. Ang mga lugar na ito ay ang mga sumusunod: Noveleta, San Francisco de Malabon, Rosario, Tansa, Naik, Maragondon, Ternate, Magallanes, Bailen, Indang, Alfonso, at Amadeo. Kasama din dito ang mga bayan ng Tuwi sa Batangas, Nasugbu, at Look. Masasabing kaya tinugurian ang mga nabanggit na magdiwang na lang sa pangalan, ay dahil lihim na silang nakikipagsabuatan sa mga Magdalo dahil sa kanilang mga kaugnayan sa dugo o iba pang asosasyon. Sinasabing si Mariano Trias at Daniel Tirona ay magpinsan. Ayon din sa mga tala, si Trias ay lumipat na sa mga Magdalo
noong pang Pebrero 10 ng taong iyon at tinanggap ang komisyon doon bilang Teniente General dahil inaway o pinagsabihan si Trias ng ilang miyembro ng pamunuang magdiwang tungkol sa kanyang maling palakad sa kanyang hukbo. Sinasabing pinatakbo ni Trias ang hukbo sa kanyang ilalim bilang isang private army at nagbigay siya ng mga komisyong militar nang hindi sinasangguni sa pamunuang magdiwang. Tinangay daw ni Trias sa kampo ng mga magdalo ang dalawang opisyales sa ilalim niya at ito ay sina Mariano San Gabriel at Julian Muntalan na sa kalaunan ay magiging isang mataas na heneral sa hukbo naman ni Macario Sacay. Pero ibang istorya na po yon. Sasaharapin po natin ito sa mga susunod na kabanata. Sinasabing si Trias ang nanghikayat din kay Emiliano Riego de Dios na lihim na nakipagsabwatan sa mga magdalo. Si Trias din ang malamang na humikayat kina Severino de las Alas at Santiago Rillo na dalhin ang mga pakain ng mga magdalo sa pulong na iyon. Si Tirona naman samantala ang malamang na nanghikayat sa mga abogadong sina Jose del Rosario at Teodoro Gonzales na lumipat sa panig ng magdalo. Gayunpaman, ang huling pangkat ng mga delegado ay ang pangkat ni Bonifacio mismo, 10 ng mga sumama sa kanya sa Cavite. Ito ay kinabibilangan ni na Apolonio Samson na kumatawan sa balangay ng Katipunan sa Caloocan at Novaliches, si Procopio na kanyang kapatid na kumatawan naman sa balangay ng Santa Cruz, Maynila, si Francisco Carrion at Alejandro Santiago na kapwa kasapi ng kataas-taasang sanggunian ng Katipunan at malamang ay ilan pang hindi pa napapangalanan hanggang sa ngayon. Gayunpaman, ipagpalagay natin na 10 ang kabuuang bilang ng pangkat na ito ni Bonifacio noong halalang iyon. Kung gayon, kung pagsasama-samahin natin ang mga delegadong ito ng 3 pangkat, ay makikita nating hindi hihigit sa 35 opisyal na delegado ang mayroon noong gabing iyon. Kaya naman, lubhang nakakagulat ang itinala ng isang aklat na nasulat ni Telesforo Canseco taong 1897 na pinamagatang Historia de la Insurrección Filipina en Cavite na ganito ang kabuuang bilang ng mga boto sa pagkapangulo sa Tejeros noong gabing iyon. Ayon sa kanyang tala, nakakuha si Emilio Aguinaldo ng 146 na boto. Samantalang si Andres Bonifacio naman ay nakakuha ng 80 boto at si Mariano Trias na tumakbo din ay nakakuha naman ng 30 boto o kabuuang 256 na boto para sa posisyon ng pagkapangulo. Katakataka ang ganito. Paano kaya nangyari ang ganon? Samantalang binilang natin na ang opisyal na delegado ay bumibilang lamang ng hindi hihigit sa 35. Marahil ang sinabi ni Gregoria de Jesus sa kanyang tala ay makakapagbigay linaw sa kung ano ba talaga ang nangyari dito. Ayon sa kanya, noong nagsimula na ang botohan, ay halos lahat ng nasa bahay hasyenda sa Tejeros ay pinapanhik at pinaboto, maging ang mga karaniwang sundalo na nagsilbing gwardya sa pulong na iyon.
Hindi rin malayo na maging ang mga tagapagluto o magkakaritela ay hinimok na makibahagi sa halalang iyon. At dahil marami sa mga karaniwang taong ito noon ang hindi marunong magsulat at hindi rin kasali o naintindihan ang mga unang napag-usapan sa pulong na iyon, sinasabing binigyan sila ng mga kapirasong papel na mayroon nang nakasulat na aginaldo. Yun namang mga marunong magsulat ay tinabihan daw at binulungan na isulat ang aginaldo sa kanilang balota. Ito ang nangyari kay Apolonio Samson na hindi nakilala at sinabihan na iyon ang isulat sa kanyang papel. Pero higit pa sa hangarin ng mga nagpakanang ito na iluklok si Aguinaldo sa panguluhan ng himagsikan, binalak din nilang ipahiya ng todo at hamaking tuluyan si Bonifacio noong gabing iyon. Kaya naman noong nahalal si Bonifacio bilang direktor ng interior, sumabat si Tirona sa gitna ng pagbubunyi ng biba kay Bonifacio at sinabing ang abogadong si Jose del Rosario ang marapat na lumuklok sa posisyong iyon. Sobra na ang ganoong pag-insulto kay Bonifacio na nanatiling tahimik lamang hanggang sa puntong iyon. Bunot-bunot daw nito ang kanyang baril at sinugod si Tirona na umatras naman at nagtago sa likuran ng mga tao sa kapulungan. At kung hindi raw pinigilan ni Ricarte ang Supremo, ay malamang napatayin nito si Tirona, kundi man sa diretsahang pamamaril ay sa pamamagitan naman ng agarang duelo. Ang kalakaran kasi noon ay ang duelo ang tanging paraan upang tapusin ang anumang alitan sa pagitan ng dalawang panig. Pero dahil napigilan si Bonifacio, ay kinansela na lang niya ang lahat ng naging resulta ng halalang iyon at dali-daling bumaba sa bahay asyenda sampu ng kanyang mga kasamahan. Kinaumagahan, ang mga taong dumalo sa pulong noong nakaraang gabi ay nagpulong uli sa bahay asyenda na yon kasama ang Supremo at nagpanukala ng kawalan ng saysay na nangyaring halalan noong nakaraang gabi. Kilala ngayon sa katawagang Acta de Tejeros ang mga pahayag ng kasunduang ito na sinulat ni Jacinto Lumbreras ay ang mga sumusunod. Dito sa Tejeros, sakop ng bayang mapagtiis ng Panguluhang Magdiwang ngayong 23 ng Marso ng 1877, akong ministro ng Estado na sanglang presidente na ginoong Jacinto Lumbreras, bagong bayan, mga kapwa ministros, generales, mariscales, brigadieres, koroneles, mga ginoong pangulo at iba pang mga pinuno sa mga bayan-bayang sakop ng sinabi panguluhan na may kanya-kanyang tungkol na taglay, pawa kaming lampas na sa paghanang edad o taong nalakaran, kaming lahat ay nagkapisan, gayon din ang mga maginoong Andres Bonifacio, may pag-asa, marangal na Supremo, at Mariano Alvarez Mainam, kasalukuyang presidente at aming pinagkaisahan itong mga sumusunod. Unang-una, bagay sa paghahalal ng isang presidente, mga ministros, generales, at iba pang tungkol na marapat na pinagkaisahan namin ng kabilang presidensya, Panguluhang Magdalo, at sa katunayay ginawa kahapon sa nasabing Tejeros, datapwa hindi namin masasang-ayunan sapagkat walang kahusayan.
nahalata naming totoo ang pag-api sa aming presidensya dahil sa isa halos ang manunulat ng kanilang papeleta ng paghahalal. Kahimat walang kabuluhang tayo ay binigyan upang makarami sila. Napagkilala namin na sila'y magkakatiyap na sa dahilang ito'y pinawawalan naming halaga ang mga nangyaring yaon. At sa katunayay, walang kasulatang maayos na ibinangon na dapat naming pagpirmahan. At ang isa pang malaking kakulangan ay hindi nahaharap at wala roon ang iba naming kapatid na pinuno. Ikalawa, aming natuklasan ang mga lihim nilang gawa upang masakupan nila ang aming presidensya ay nangahas ng hindi katwiran na ang General Emilio Aguinaldo ay nag-anyaya sa mga pangulong nasasakupan namin ng isang bagay na hindi sinaysay sa magliham na limbag, kung ano ang dahilan at hindi pinaalaman dito sa aming panguluhan. Ikatlo, ang dalawang bayang nasasakupan nila na Silang at Mariñas ay naagaw ng mga kaaway na Kastila, at dahil dito'y maraming totoo ang mga kawal na namatay dito sa amin, bukod pa sa mga gugol na pilak, mga hayop, bigas, maraming totoong nasugatan at iba pang kaabalahang malaki. Ngunit ang aming mga bayang nasasakupan ay sa awa ng Diyos ni wala isang naagaw ang sinabing kaaway. Ikaapat, ni minsay hindi kami humihingi ng anumang saklolo sa kanila, kundi sila't sila naman sa amin. Ikalima, ang mga tao namin halos araw-gabi ay nasa laban sa pagtatanggol sa kanila, bukod pa ang ibang malalaking karapatan, at ang igaganti ay ang makuha sa lalang ang aming presidensya. Ika-anim, kami ang nagsimula ng kaguluhan at sila'y huli. Sa bagay na ito ay napagtalastas naming hindi samahang sa kapatid ang pakita nila sa amin, ay nagkaisa naman kami sa paglayo sa kanila na di maaaring masakupan itong aming panguluhan. Kahit anumang masapit, subalit sila ang pasakop at katwiran. Yayamang sa kanila mula ang lahat ng sigalot. Ibinangon namin itong kasulatan sa ilalim ng matibay na panunumpa. Mananagot ang aming buhay at yaman sa pagtatanggol at ikapapanatag ng nabanggit ng aming presidensya. Kaming lahat at ang iba pang nasasakupan at pasasakop ay napaiilalim sa kasulatang ito. Ang sino man sa amin na mapapahamak ng salihim man at hayag o mamatay ng sama-samang paraan ay pag-uisigin ang kalahatan na di titigilan hanggang sa di matuklas ang may badhan ng pagayong bagay kung sakali, at lapatan ng tapat na parusa. Pinagkaisahan din namin na ang sino man sa amin at maglilo sa usapang ito ay pagtutulungan ng kalahatan na di kaaawaan. Gayon din naman, pagpipilitan naming pagtyagaan ang mga taong may akalang magtaksil nang sa di katwiran laban sa KKK at sa panguluhan o sa aming lahat na magkakapatid. Ang mga ito'y mahigpit naming huhulihin at ipapadala sa presidensya nang sa madaling panahon ay maparusahan. Tinapos namin itong pinagkayarian na sa ngalan ng banal na katipunan, kaming lahat ay nagtitik ng aming pangalan, apelyido at ngalan sa nasabing katipunan, na bagamat kami ay marami, ay iisang loob, tapang, pagmamalasakitan, kahihiyan at buhay. At ang katibayang ito'y iingatan sa presidensya at magpapadala ng saling limbag sa mga bayang kaayon na ingatan naman ng mga pangulong kapatid o ibang puno. Niyari ito sa nasabing buwan
araw at taon. Ang deklarasyong ito ay pinirmahan ng 45 individual na karamihan ay lider ng magdiwang at ng rehimenteng balara. Sa ganang magdiwang, ang mga hindi pumirma ay sina Mariano Trias, Emiliano Riego de Dios, Santiago Rillo, Severino de las Alas at iba pa na andoon kasama ni Emilio Aguinaldo sa panunumpa niya sa tungkulin sa kumbento ng Tansa noong araw ding iyon.